Good morning po. Nagbabalik na naman po ako sa aking channel para magbigay ng konting tips sa paghahatchery at pagpapapisa ng itlog ng hito or catfish. Ngayon po ang ipapakita ko dito is yung pagkakaiba ng hatching ng itlog ng hito sa inbreeder na broodstock. Ibig sabihin inbreeder na babae at lalaki magka relatives na pinaanak ko at ang hindi inbreeder ang magkaibang lahi na pinaanak ko, magkaibang lahi ng hito na pinaanak ko. Ngayon po kasi pag tinatawag nating inbreeder, ito po yung lalaki at babae mag-anak, which is relative. Kunyari, isa lang po yung source nila, yung ninuno nila. Kapag inbreeder po kasi is napaka hina po ng hatching rate. The same time, napaka tawag natin, napaka hina po ng similya. Ngayon, ipapakita ko po sa iyo yung hatching ng inbreeder at papakita ko rin sa inyo yung hatching ng hindi inbreeder na pinaanak ko. At para magkaroon po kayo ng idea. Ngayon po, itong pinapakita ko po dito, ito po yung inbreeder. Bale, yung babae at lalaking ginamit ko sa pagpapanak is magkamag-anak po, relative. So, kung mapapansin nyo po, napaka-pangit po ng hatching nito. Napaka-hina po ng mga fry. Halos nag-hatch naman po sila. Nag-hatch naman po ang itlog, pero ang dami pong namatay after hatching. Kita niyo po mga lampa, mga walang kalakas-lakas na mga fry. Yun, di ba, medyo masigla, pero majority, 90% is mga napakahina pong mga fry. May mga nakaka-survive naman po dito, kaso konti lang. Dati ko kasi hindi ako naniniwala sa inbreeder, pero lately, napagtantot ko na natutuo po ito. At scientific proven na rin po. So, hindi ko po ina-advise, especially pag mag-umpisa kayong magpanak ng hito at bibili kayo ng mga broodstock or ng breeder. Tanong nyo po sa bibilhan nyo kung magkamag-anak po ba yan or magkaibang lahi mo, magkaibang lahi po yan. Kailangan po ang babaeng kukunin nyo ay hindi relative sa, hindi related dun sa lalaki na kukunin nyo, para po maganda yung pagpapaanak nyo ng hito. Ngayon, papakita ko po sa inyo yung pinaanak ko na hindi inbreeder. Ibig sabihin, yung babae at lalaki, wala silang, hindi sila related. Yan po. Ito po yan. Tignan niyo po kung gaano kaliliksi yung mga fry na hindi inbreeder. Lumahalos, papagsik sila. Hanggang doon sa dulo. Po yung mga fry na result ng hindi inbreeder na pagpapanak. So, tandaan nyo po, kapag bumili kayo ng breeder, kailangan yung babae at lalaki na gagamitin nyo yung hindi related sa kanila.
sa isa't isa para maganda po ang kalalabasan ng pagpapanak mo. Nakita niyo po yung difference. Yung inbreeder, wala, napakahina ng mga prime. At ang baba po ng hatching rate at survival rate. Dito, tingnan niyo. So, nandito na lang po. At pasensya na kayo kung ngayon lang ulit ako nakapag-share ng idea ko. So, based on my experience. So, pag may mga katanungan po kayo, i-message niyo lang ako. Salamat po.